sportswear attire. Aba. Yan. Bang klase mga formal. Bang klase, no? Oo, oh, pag formal na. Iba talaga, hindi ko malamang karuhag ang position. Ano? Iba, nakaganda nun pa, oh. May nagpapalakas pa. Oh. Ang gusto, tapos, gusto ko yung may pamalo ng ano eh, yung may kabayo. Ganun naman siya. Okay. Okay. Yung isa naman, sabi niya, I must. Ayun. Para lumakas yung lumakas mo. Yan. Okay. Ladies and gentlemen, just like what we told you, ladies and gentlemen, we have the Miss Trump line. And this time, we also have the Mr. Trump line. Yes. Pinaghalong Piolo Pascual, Jericho Rosales. Ayan ang mga Dahams. Oh, Dahams. Robin Padilla. Oh, Dahams. Walang Robin Padilla, oh. Hindi na Dahams. Vettero Campo, yung marami, no? Oh, diba? Mga iba-iba. Gerald Anderson. Ito na mga kaibigan, ang pambato ng Hong Kong. Mismo. Okay, tatawagin po natin. Sa Chinese hands up. Ayun. Pangit yun, hindi ba? Hindi. Lang chai. Kanina, okay. Para sa atin yung mga queen eh. Ngayon eh, para kay... Para sa akin na naman. Oo, para kay... Kayo kanina pa eh. Di ako na naman ngayon. Okay, tayo mo na to. Pakilala mo sila. Isa-isain mo. Kaya mo yan. We have our four handsome guys here. We have Mr. Tony Galan. Okay. Ladies and gentlemen, our four candidates in the rugged attire. Napansin ko yung hawak ni Ma'am Jo, ano eh. Biglang bumalot yung kamay eh, no? Nung guys na yung tatawagin, biglang bumalot na yung kamay. Candidate number one, we have Miss Tony Galan. Miss Tony Galan. Guillermo Arciaga, candidate number two. Pamalaki dito sa Hong Kong. Wala ba kayo mga kamay? Ayan. Pare, bakit pag gumigiling sila, tuwang-tuwa yung mga girls? Ewan ko ba? May naaalala. Parang may naaalala sila. Okay, pwede po ba tayong... Candidate number one? Ayan, gumita. Yes, sir. Sir, ayan. Can you please introduce yourself? My name's Antonio Galan Jr. from Sapampalay, Bulacan. Okay. From Bulacan. Ayan. Single. Kahapon. Dati. Okay. Candidate number two. Joanne, ikaw na mag-introduce. Candidate number two? Dito ka. Huwag ka mahiya. Huwag ka matakot. Pare, single yan. Single ka ba? Pwede kayo mag-double. Napapansin mo yung hawak. Ay, kahapon. Kahapon daw siya single. Ngayon, double na. Diba ka nandating mo yan, Joanne, pag lalaki na katabi mo, hawak mo sa microphone. Kunyari ka pa. Pero kanina, walang mga lalaki, ganito hawak mo. Pwede dito na lang. Okay. Yeah. Awesome. Parun. What is your name, po?
Parang sa eskula na, what is your name? How old are you? Hindi, kasi may mga kasama tayo mga ano eh. Parang ano. Oh, yeah. Ilang anak mo? Pwede pa pa? Okay, sige. Lima lang. Lima lang. Oh, pang-anim sa inyo. Pwede, pang-pito. Sige, ayoko sa pito. Gusto ko na walo. Okay. Okay na lang daw. Yeah. Ilang taong ka na? 29. Ito totoo yan ha? 29 yung number 29. Ng bahay nila sa Pilipinas. Hindi kami bagay. Hindi kami bagay. I'm already 20. Hindi po. I'm 31. Okay, thank you very much. Mas maganda yung mas matanda babae sa lalaki. Hello, so candidate number 3. Okay. May feel am pala dito sa Hong Kong. Oh, pare. Tisoy yan, pare. Tisoy. Hayaan mo ako mag-interview rito. Okay, interview. Ayan yan ang pambang lalaki. How are you, Papa? I'm good, Papa. Oh, really? You know what? I like you. Do you like me too? I don't know. Kapigatas kayo. I'll talk to you later, okay. What's your name? I'm Redford White of Danceport. Ladies and gentlemen. Danceport River po. The love one. Black and white. Ayan. Ebony and ivory. Men and coffee. Actually, sa totoong buhay, way back in the Philippines, kasama ko si Redford White. And then, pinasyal ko siya sa Banaweras Teresas one time. Ayan. Okay. Anong ginawa niyo doon sa Banaweras Teresas? Ilang taong ka na, Nelson? 41 years old. 41 yung tatay mo. He's not look 41. Yeah. Don't look like 41. Look like 29. Exactly. Yeah. 29 years inch. Okay. Okay, thank you. Contestant number 4. Number 4. Ah, ikaw na to, Joe. Ah, di ikaw na lang kaya, sir. Hindi ako, ako, ako. Contestant number 4. Number 4, hello, number 4. Sige, gitaan natin. Yan. Sige, dali. Ganun ba? Pare, wag mo, alam ko, anong height mo? 5'11 and a half. Ah, hindi lang tayo magkalayo. Dahil ako 5'7 and a half. Hindi tayo magkalayo, pare. Okay. May labang pa rin ako sa'yo. Single? Okay na, alam ko na yun. Okay, nanonood yung girlfriend. Asan okay. Yung girlfriend? Wala po. Wala? Sure? Yeah, are you sure? Okay. Pare, single si Joanne. Hawak, yung hawak mo si Joanne sa microphone, nag-iiba talaga. May ginagin ako na, ginagin. Okay. From what province? Baguio po. Baguio. Cebu ako eh. Sino mga taga-Baguio dyan? Taga-Baguio! Yan. Yan. Bakit sa Baguio? Maraming matataas. Dapat pala, Baguio din ako dahil 5'7 and a half din naman ako. Pwede na. Okay na ba? Taga ka na rito. How old are you na? Hindi, sinabi na. 29 po. 29 ka na. Kala ko 28 ka pa lang. Sir, mali yung tanong kanina nung magtanong sa height eh. Dapat ang tanong, what's your size? You have a big size, ha? And kinakabahan ka ba? And long ano? Long. Kinakabahan? Daming tao. Tao ka naman. hindi siya sanay sa tao. Hindi siya sanay sa tao. Siyempre, taga-Baguio kami. Ladies and gentlemen, candidate number 4, hindi sanay sa tao. Okay. From Baguio. Okay, thank you very much, guys. Once again, palakpakan po natin ang mga The Hunks ng Hong Kong. The Hunks. Yun. Pare, ingat ka. Nagkaroon ng apat lang yung The Hunks natin. Pare, ingat ka. Baka short mo bumaba. OPM. Okay, balik tayo sa ating mga singing contest. Yan. Again, second batch of our singing contest. Contestant number 6. Number 6. May intermission muna. Oh, intermission daw muna. Mabuti nga, ikaw na mabilang dito. We have intermission number, okay. Contestant number 6. Intermission muna, yeah. Ladies and gentlemen, before our singing contest, we have intermission number. They call themselves. Danceport. Danceport Association. Yeah. Ah, Danceport kanina sila rin. Danceport. Okay. Dancers. Back to stage. Yung sila. Sabi ko na nga ba This is international. Once again, we give you the Danceport Association. Hail the time of my life. And I never felt this way before. And I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I had the time of my life, and I never felt this way before. And I swear this is true,
telling you I had the time of my life, and I never felt this way before, and I swear this is true, and I owe it all to you. Oh, I thank you very much, Sports Dancers. Ayan, talaga naman. Okay, announcement lang po. May mga nagtatanong tungkol sa pabahay. Regarding housing, ladies and gentlemen, just go to the booth of yan po ating RITAC Asia Limited. Nagbibigay po natin mga pabahay sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. So, for inquiries about housing, just go to the booth of RITAC Asia po, Limited. Nandun lang po sa may parting dulo po. May mga booth po tayo dyan tungkol sa ating mga pabahay, sa mga nag-inquire. Baka gusto nyo magkaroon ng pabahay o bahay sa Pilipinas, makipag-ugnayan po tayo sa ating mga kaibigan dyan sa RITAC. Hindi lang, meron din sila mga condominium na available. Ayun, para doon sa mga boss natin. Aba, para may incentives din yan. Hindi, para sila. Pangara sa pangalawa. Yes. Oh. RITAC Asia Limited. They also are representing SDM ba yun? Basta ka, Schumann, SMDC. Yun. Pabahay ng SMDC. Okay. Anyway, for more inquiries, just go to the booth of RITAC Asia Limited. Okay. This time, intermission number. We have a song intermission number by Miss Ruby Sernal and Susie Borse. Ayan, tawagan natin sila. Ayan. Kanila, nag-iisa lang siya. Ngayon, kumuha na siya, nagka-partner. Oh. Mamaya, huwag kayo magtaka, anim na sila. Okay? Times Susie. Hello. Hatawa na! Hello! Party time! Woo! Come on, guys! Alright! Kayo, sayawan nyo na sayo to, ha? Good days gonna be good days, gonna feel it.
Dalawa nating magagaling na singers. Ayan. Okay. Yes. Nakakalito ko minsan, but let's do it. Let's do it. Tapos nung humarap sa audience, in front of our own judges, let's do it. Let's do it. Eh, pag lalaki, let's do it. Let's do it. Mahirap mga parte sa babae. Kaya nga eh. Oh, paano pag babae? Paano pag babae? Ganun? Pag lalaki, let's do it. Puroan pa. Pero pag babae, eh, babae pa. Tasa mo na pa. Anyway. Okay. Just like sinabi ko sa inyo, kung pabahay, property, ang pag-uusapan, ladies and gentlemen, we would like to request or we would like to invite the director and owner of Rintac Asia Limited, none other than Mr. Andrew Jones. Siya po ang in charge. Let's give him a big round of applause. Round of applause. Andrew Jones. Yes. Sir. Hello. Good afternoon, Mr. Andrew. Many of our friends would like to inquire regarding the housing project that you have in Philippines. Okay. All right. Well, I just like to thank Trumpline for inviting us here to join you. I'd also, in other words, I'd also salamat po. Salamat po. Salamat po. Yes, okay. Salamat po. And thank you. I see all these beautiful Philippine ladies. Guys. Masarap, huh? Masarap, yeah. Especially Philippine chicken is masarap. Yeah. Yeah. Very delicious. The Philippine manok, the legs is the paa is like, and also the wings, the backpack is also masarap. Yeah. But I also say to all you guys out there, when you get asked questions by the Philippine ladies, there's only one word you need to know: mamaya. Mamaya. Okay. Wow. Okay. Regarding the housing, is it affordable for the workers? Okay. Well, we represent SM, which is the biggest developer in the Philippines. I think most of you know Sir Henry C, the richest man in the Philippines. Yeah, my friend Henry C. Your friend? Yeah, because I'm Henry also. Okay. And he also owns Banca de Oro, so you can buy a condo in the Philippines for as little as 8,000 pesos a month. What? 8,000 pesos. That's from, condo. From 8,000 up. Okay. 8,000 pesos up. Okay. Yes. So, is something even a domestic can afford? If they think they can't, they can get together with their sister and buy together. Okay. So, so you have lots of available houses. There's about 18 projects coming online just this year. Okay. So, most more information. And always near, with SM, it's always near the mall. You can turn the air conditioner off and go and sit in the mall on Sunday, so you save your electricity. So that's, wouldn't this case, expat could also buy a property because it's a condominium? Yes. Yes. All expats, same deal, same charges, also can get, as long as they're not as old as me, they can also get mortgages for these properties. But
just in case our friends, they have the boss who would like to have the property in Philippines, do they have any incentives in your side? Absolutely. We have spotter's fees, huh? Yan lang nung gusto kong malaman eh, pagkakitaan. We have spotter's fees. Okay, mga kaibigan, kung hindi man ho kayo makaka-afford ng condominium, if your bosses would like to have a property in Philippines, go straight to Mr. Jones, talk to him, and you will have incentives. Malaki ho ng pagkakitaan. Okay, we have two Philippine directors here. Yep. We have Liani Centeno and Christine Santiago in the booth over here. Yep. Para hindi kayo maubusan ng English. If you don't get a chance to talk to them today, yeah, we all of these products that we have are represented in worldwide at Santiago's Alterations on the second floor. So you can go there. When you're getting your clothes fixed up, go and ask about the real estate. Okay. Thank you very much, Mr. Jones. Right. And another one? Thank you. You have another... Well, we have Century Properties too. Century Properties. Okay. It's another one. Yeah, we it's have a big developer in the Philippines. Yes. The biggest privately owned developer in the Philippines. Okay. Senator Ambassador Antonio. Oh, you yes. Know, is he a friend of yours too? My friend too. Okay. My kapitbahay. Have so many friends, don't worry. And the other thing, visas. You want visas done for the Philippines, you want visas for here, for Australia, New Zealand, Canada, or you want to convert from a domestic to an investor in Hong Kong and get investment visa, we can help too. What? Oh. Okay. One-stop shop. One-stop shop. One-stop shop. Jack of all trades, huh? Okay. Oh, master of none. No. Yeah. Okay. So you have lots of wife because you have a jack of all trades. Yes, absolutely. Thank you. Okay. Thank you very much, Mr. Jones. Thank you. Anyway, mga kaibigan, kung mga sa inquiries po, makipag-ugnala kila Christine dyan sa booth para kung mayroon mga kaibigan kayo, mga expat, extra income din ho yan. Malaki yung incentives dyan. Okay? This time naman, yung we're ating... We're going to proceed. Alam nyo... Mga kababayan, na meron po tayong booth ngayon doon sa kanan. At namimigay po kami ng libreng ATM para sa inyo at saka sa inyong beneficiary sa Pilipinas. Mga kaibigan, wala po kayong babayaran dyan. Makukuha nyo na po kaagad 2 hanggang 5 ATM para sa inyong pamilya sa Pilipinas. At ang kagandahan yan, Kuya Henry... bukod sa libre, wala yung maintaining balance. So, hindi sila obligadong mag-remit buwan-buwan. Kahit hindi nila remitan ng 3 months, 6 months, 1 year and a half, hindi yan naklo-close. Kasi zero maintaining balance. Okay. Eto, babes, pag pumunta sila doon at mag-apply, anong kailangan nila? Ang kailangan lang nila ay yung kanilang Hong Kong ID. Okay. Kami lang ipo-photocopy and then ibibigay na namin kagad yung... Yeah, kung ilang ATM man ang gusto nyong kuhanin sa amin. Ang ibig mo sabihin, babes, pag ako pumunta ron, mag-apply ako ngayon araw na ito, itong araw ito makukuha ako. At kung yung aking pamilya sa Pilipinas, yung aking kapatid, yung aking magulang, i-apply ko nito, pwede rin. Pwede mong i-apply lahat, Kuya Henry, basta 7 years old pataas. Kung 4 ang asawa mo, pwede mo silang bigyan at ikigisa. Hindi nakakaya naman, 5 na sila ngayon eh. 5 na sila ngayon. Ibig sabihin, eto, pagpunta nila ron, dadali lang nila yung ID nila, magpapapotocopy lang kayo doon. Yes. I-apply niya yung kapatid, kapitbahay, kahit ito, pwede rin yun. Pwede yun. Ibibigay na namin kagad ora mismo ngayon. Etong oras na ito, hawak nila to, pwede na sila ilang segundo lang. Naku, Kuya Henry, wala pang, hindi ka pa nasusuklihan ng teller namin. Pwede mo nang ipawidraw sa Pilipinas. Ang mas magandang balita. Wala pang 1 minute. Ang magandang balita, hindi pa ako nagdi-deposito, mag-withdraw na sila. Ayun. Ayun. Napakabilis nyo naman. Ayun ang gusto kong malaman. Baka... Napilis mo yung sakit lang. Alam mo, babes, malaking tulong to sa mga kababayan natin kasi hindi na sila kinakailangan magdala pa ng cash. Baka madukutan pa sila, di ba? Oo, mas convenient. At alam nyo ba, ang kagandahan ngayon dito, dahil itong mga kababayan natin, sila rin naman ang nagmamanage sa bahay. Yes, Kuya sila ngayon ang nagbibigay ng pambayad. Kasi pag binigay mo sa Mr. Delicado, baka pumunta sa sabong bago bayaran ng ilaw. Pwede rin. Kaya pwede mo. Ayun, ibibigay na po namin kagad. At wala po kayong babayaran. At Kuya Henry, lahat ng mag-a-apply ngayon, syempre, sali sila sa raffle mamaya. Maimigay ako ng mga slapwatch. Ito ba tulad na? Iba talaga. Iba tinatanggal lang yan? Ayan, syempre. Ayan. At isinasampal lang yan. Yan. Kaya yan ay slapwatch. Sasampal lang ito sa mukha mo, pare. Thank you. Kabilis ano? Parang yung karne na pinasok mo sa machine paglabas. Kabilis. Okay, the next part, ladies and gentlemen. The OPM Queen. Our second batch of singing OPM. Okay, tinatawagan po namin si Miss Erlinda Dumaguea. Contestant number 6.
Six. Yes, contestant number six. Ah. OPM Queen, ha? Ito yung pangalawang ano natin, macho. Linda, ha? Anong pangalan mo? Talagang buong pangalan. Erlinda po. Erlinda talaga. Totoong pangalan. Erlinda talaga. Pero pag nasa labas, pag day of Lando. Lynn. 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 Ilan taong ka na, Lynn? 37. Magkasin kita tayo. Parang 16 lang siya. Talaga? Magkasin edad kami. Anong kakantayin mo nga pala? Natutulog po. Kailan na siya natutulog? Gigisingin mo na. Okay. Ano ladies and gentlemen! Ano natutulog pa natutulog. Ang Diyos. Yeah. Ah, natulog pa Diyos? Hindi, nagising ng Diyos. Gisingin mo na para makakuha na tayo ng blessings. Oh, oh. Okay. Okay, ladies and gentlemen, candidate number 6, Miss Erlinda Dumagia. Sa kantang natutulog pa ang Diyos. Miss Erlinda, yan. Talagang gising na gising ng Diyos sa'yo. Maraming salamat. Ayan. Okay, the next contestant, ladies and gentlemen, may we call on Miss Christina Intia.
palakpakan naman natin. Ayan. Alam ko naiinitan na kayo. Okay. Ilan taong ka na, Miss Christina? 43. Ay, malapit na tamag kasi ni Dad. Taga saan ka sa atin? Cavite. Cavite, ayan. Sino mga taga Cavite rito? Wala din? Okay. Bumili na kayo ng mga bahay sa Cavite. Nandiyan po yung ano natin, agent natin. Okay, anong kakantay mo? Ako ang nasawi, ako ang nagwagi. Ikaw ang nagwagi? Paano ako? Ikaw ang nasawi. Ganun? Okay, ladies and gentlemen, once again, Miss Christina. Kasama kong umingiti at di umiti sa'yo. Ang sabi ako'y larawan ng likaya at sila. Mapala daw ako sa
Thank you. Yes, thank you so much, Miss Christina Insha. Ako ang nagwagi. And now, babalik po tayo sa contestant number 7. We have Mr. Michael Barilam. Mr. Michael. Mr. Ayan Michael. Na, na. Na. Oh, nandito na sa pala mo. Siya. Na, namasyal ka ba? Saan ka nang galing? Ah, akala lang pala wala. Nandyan lang pala siya sa likod. Anyway, Mr. Michael, ano pong kakantahin natin? Bakit pa ba? Bakit pa ba? Sinong kumanta ng kantang yan? JR. Wow. A good rapper, no? At saka, taga saan ka, Mr. Michael? Dito? Oo. Yaumate. Yaumate. Binata? Hindi na. Hindi na. Hindi na siya binata. Anyway, thank you so much, Mr. Michael. Hindi pa akong pwede mag-thank you kasi hindi pa siya kumanta sa kanyang kantang Bakit Pa Ba? Sa akin ay nagmamakaawa.
pala. Nakahalata ang hapon. Nakalagay kasi sa atin dito, OPM Queen. Queen. Alam ko na kung bakit siya napasali. Closet queen naman siya. Queen pa rin siya. Queen pa rin siya. Saka kinanta niya, kita mo na, pero falsetto siya. Talaga to. Talaga Patrick, ano masabi mo? Okay ba? Si Patrick, closet queen din yan eh. Anyway, and then we have a contestant number 9. We call her Beverly. Beverly, Beverly, where are you? Beverly. Beverly Hills ba to? Woman in black? Walang family name eh. Ladies and gentlemen, Miss Beverly, Beverly Hills. Yan, Beverly. Beverly, anong family name mo? Wag ka, hindi na agad yan. Lapit mo. Lungan. Lunan. Luna. Lunan. Lungan. Lunan. Sa Tagalog, Lunan may sakay. Di ba? Lunan, okay. Beverly, kakantahin mo ay? Sayang na sayang. Bakit ka naman masayang? Kakanta ka lang. Nasa microphone ka na. Sayang pag hindi ka napasali. Pag kakantahin mo ay sayang na sayang. Sige, pakita natin paano ka nangihinayang. Ladies and gentlemen, from Manong province ka nga pala. Nueva Ecija. Sino mo taga Nueva Ecija? Magagaling taga Nueva Ecija. Magagaling kumanta rin yan. Sige, Beverly, pagkita mo kung gaano kagaling mga taga Nueva Ecija. Sa kanyang kantang, sayang na sayang. Nga, sumali na lang ng nanghinayang pa. Nanghinayang. Okay. Ah!
contestant number 9. Maraming salamat. Ay, talaga palang nangihinayang siya. Pero mo sinisigaw niya na. Sayang na. Ikaw ba naman? Vocalizing lang po yun. Oo. Oh. Dapat sa kanya, trabaho niya sa vulcanizing. Vulcanizing. Okay. Pare, akit ka rito. Kasi, yun yung second batch ng ating second singing contest, di ba? Meron pa tayo mamaya, no? May third batch pa. Meron pa tayong third batch, pero abangan natin yan. Talaga, sa dami talaga mga galing na singer dito. Pero nagtataka ako, bakit walang taga Cebu na kumakanta ngayon? Magaling sino naman mga taga Cebu? Taas ang kamay! Taga Cebu! Wala ba kumakanta sa inyo taga Cebu? Wala mga nungutang sa inyo, no? Kaya hindi kayo na kumakanta. Okay. Anyway, mamaya po, babalik natin ang ating mga beauties at kasama mga singers. Pero at this point, time, meron tayong tatawagan natin ang Dr. Smith and Hotel. Ayan. Kasama, tawagan natin sa pamumuno ni Richard Del Valle. Yeah, magaling na Del Valle. Host at singer din niya, pare. Ayan. Sample. You want sample? Ayaw nila. Sample. Ayan, tawagin ko rin po yung mga kasama ko okay. Sa hotel at sa kata. Ayan. Meron silang parapol dito. Ayan. Ayan, maraming salamat. Ayan, ma'am. And, makaka-break din kami. On behalf of course, Dr. Smith, Hotel, Kata, and Hong Kong News, we would like to, of course, congratulate Asian Talent Circle of Hong Kong. And meron po kaming announcement sa aming products and promotion of Hotel. I'll start with Ms. Jane. Ayan, may new product po kami na Kata Mayo All-in-One PC. Ayan, available po siya sa page pickup service. Ayan, magbago po naming product po ng Kata. So, kung gusto nyo pong makita yung image po ng Kata Mayo All-in-One PC, just visit our auto shops. Ayan. Angel? Para po sa mga hindi pa kaibigan members, kaibigan postpaid SIM card ng hotel, meron pa rin po kaming libreng cellphone for every registration. So, punta na po kayo sa lahat ng hotel shop at saka there's more to come with kaibigan. Ayan, Pinky, additional sa IDD natin sa hotel. Of course, we still have the hotel IDD 1624 to those who have not yet availed the service. Of course, we will be going to you guys for the membership. Ayan, okay, so bago natin i-announce ang lucky winners ng Kata cellphone. Mayroon pa at Kuya Chad. Okay. Dr. Smith also. Ayan, may bago pong September promotion. Bellberry promotion. Ayan. Sa mga Dr. Smith user. Half price po sila. Ayan. Ayan, bago namin i-announce, kailangan gumalaw-galaw para wag pumanaw. Okay, so ayan. Ayan. Tayo kayo, tayo. Once you heard the song. Kasi kantahan. Ayan. Ngayon po ay si Kuya, ayun. Hanap ng bibindot ng player. Ayan, available po yung kata namin, PH Pick Up po. And for those of you who wants to get their own... Walahanes! Okay! Welcome! Walang iba magsasarap sa pagbibigay na come on, love your hands! Sana ay di na magwagas. Come on! Itong awit na mag-ibig, awit na Pagkalimutan, dito naman, mga kuko naman,
at magkailanman. Ate, giling mo, te. Alam ko, te, gumigiling ka. Ayan. Ang isa pag-ibig diba? Ay parang lansangan na pandalawa. Ngayon sa ating awit, tayo ay magbigaya. Come on, ate. Giling, giling. Siyempre ikaw yan. Sa pagtitingin ang dati, sana ay di na magwakas itong awit na pag-ibig. Awit natin ang huwag na huwag mong kalimutan. Dito, dito! Kaya pagkaipot mo! Kaya pagkaipot mo! Alam ko kapag lagi kang pakikinggan. Come on, Pinky! Come on! Magpakailan ba? Soko to, ano ka ba? Sokoy. Ako yun, Sokoy. Okay, mabilis na to. Maraming salamat, Tita Jolly, thank you, sa time. Thank you, Maristela Gula, punta dito sa gilid. Fast, fast. Bigornia Margarita. Azucena Saul. Jeneline Sanchez. Marites Maribeles. Maria Luisa Dulay. Go, go, go. Rodeline Malambang. Okay, sino pa? Christina Perla, Perla Adelino. Lapitan. Adelfa Makapuno. Jacqueline Busnag, and last but not the least, Salvacion Santos. Punta na po kayo sa gilid. Maraming salamat po. Thank you. Okay pa ba kayo? Dito sa area na to, titingnan natin kung buhay pa sila. Okay pa kayo? Okay pa! Alright. Magandang announcement. Yeah, ito, airline ticket sa mga pananalunan nito. Oh, yun. Simple-simple lang po yan. Nakita niyo itong hawak ko dito, flyers po ito, ng Allied Express Travel. Makukuha nyo lang po ito dyan sa booth. May mga flyers tayo dyan, di ba? Okay. Kunin nyo po itong flyers ito dyan sa booth. Tapos po isulat ang inyong mga pangalan, telepono, at address. Ilagay nyo, ihulog nyo po sa drop box na matatagpuan nyo sa may barkadahan lang po yan. Sa office mismo ng Allied Express Travel. Dito sa room 203, second floor of Prosperous Building, dito sa Libo Road. Okay, at tabi lang po siya ng barkadahan. Mga kaibigan. Kumbaga, taas yata ng barkadahan. Ay, bibigay ni Miss Daisy, ang ganda. Siyempre pa, airline travel sila. Mo. So, mga kaibigan, magkakaroon sila ng parapol sa last Sunday of October. At tiyak, pag nakuha ang pangalan ninyo, may libre na kayong air ticket. Ewan ko lang kung ilang pamimigay, pero iba to. Ano, one way o two-way na yan? Two-way to, pare. Mismo, ganda talaga. Two-way na. Talaga to. Oh. Magbibigay din ako ng ticket extra. Sa Hong Kong side, Kowloon side. Ano ka? Mahal yata yung ticket. MTR lang yung kaya ko. Pero si Miss Daisy, talaga mamibigay po ito. Airline travel. Mismo, siyempre karanda. Pa, Allied Express travel yan. So yun po ang parang pamaskong handog niya sa ating mga kaubayan. Napakaaga, no? Kumuha na ako kayo ng mga flyers dyan. Ticket. Huwag na kayo nahihina pa dyan. Sulat nyo yung pangalan, simple lang. Pangalan, telepono, lagay ba natin address?
Kahit na, telepono na lang, ano? Telephone number. Telepono lang. Ihulog nyo sa Dropbox. Pag napadahan kayo dyan sa may lugar ng barkadan, akit lang kayo, ihulog nyo sa opisina nila. At impromptu, and Sunday, last Sunday of October, magra-rapol na sila. Airline tickets ang pamanalunan na mananalo. Yes. Yan. Iba na to. Iba talaga ang Allied Express. Iba talaga ang Allied Express. Iba si Daisy Babigay. Nahihiya nga siya mapunta rito sa stage. Kaya sabi niya, Kuya Henry, ikaw na lang bahala. Basta ako, pamask kong handog ko sa mga kabayan natin. Libreng airline tickets. Yan. Yes. Simple lang. Kumuha na kayo ng... O wag na kayong iinahin na dyan, ha? Nandyan sa tabi nyo lang. Okay. Pamask kong handog. At meron pang iba. Meron pang... Mr. Stewart know that the girls are coming, so they rush up with Mr. Paul. And also judges, Mr. Jason. Who will be presenting the girls in their swimwear competition. But before anything, you will enjoy very much. Just like what I enjoy. They're sweating now, they're sweating. Okay, ladies and gentlemen. Okay, before we proceed, okay. Are we going, pala, we're going to, muna, the criteria, of the swimwear attire, of course. Oh, sa gitna ka the lagi. Swimwear attire criteria is poise, we have 25%. Sexiness. Why sexiness? Sexiness. 25%. And also the X factor, ayan. I don't know, impactor. X factor. Which is 125. Oh, sumobra na. No, 25%. Oh, pare, no, sobra. That is their catwalk. Ayan. Catwalk, we have 25%. Catwalk. And the X factor is 125%? Catwalk. Total, siyempre, paglalagyan, di ba? Catwalk, that's hindi, catwalk. May halong ano yun, Kuya Henry? May halong pusang tingin. Paano ba? Okay. Eh, paano pag Bisaya yung candidate? Paano pag Bisaya? Paano pag Bisaya? Pakadyot. Kadyot lang. Okay. Kadyot lang. Kadyot lang na eh. Kadyot. Yung sa Bicol. Ay. Paano ba? Abo ko, may Bicol. Paano? Patrick, ikaw na lang dyan. Huwag kang tatabi pag Bicol sinabi natin. Uragon ako. Kumakain ako ng siling buhay. Okay, siling ladies and gentlemen, we give you the candidates. In there. Swimwear attire! Okay, here they are. Iba talaga si Miss Dulce pag nag-represent ng mga tao. Ladies and gentlemen, our candidates in their swimwear competition. Come on. Candidate one and two. Come on. We have number three and four. Drop it, drop it, take it, hold it. Catch it, bring it, pay it, watch it. Drop it, drop it, take it, hold it. Turn it, give it, stop, format it. Drop it, drop it, take it, hold it. Catch it, bring it, pay it, watch it. Drop it, drop it, take it, hold it. Stop. Come on. And coming up next, ladies and gentlemen, candidate number five and six. Coming up next, ladies and gentlemen, candidate number 9 and candidate number 10. And now coming, our candidate number 11 and candidate number 12. Ladies and gentlemen, on your face, candidate number 13 and number 14. Lovely candidates in their swimwear attire. Come on. To the right now. Come on. One more turn to the right now. Come on.
natin sila. Lapakan mo na ako na. Okay. Okay. Iba na talaga ngayon, pare. Context. Ano? Humingi-init na ba, Kuya Henry? Sa tingin ko, kung hindi kumurap ano? Sila, Sir Henry. Ano ka? Sir Henry, mga hindi kumurap sila ang mga judges okay. natin. Wala. Hindi sila kumurap. Ang napansin ko lang, masyadong moderno na ngayon. Swimwear ang kasuotan, pero mga nakasapatos, ha? Naka-heel pa. Oo. Kasi ang dagat ngayon, masyadong mabuhangin. Uh-oh. Ayaw nila. Pag swimming nila, nakasapatos sila. Social? Hey, iba talaga kayo mga girls. New generation na kasi. New generation. Oh, high patch. Ang tubig ay ang dagat ay walang tubig. Kaya naka-high heel sila. Pero hindi natin napapasin si Sir Randy. Nakatitig talaga. Walang meron isa doon, naka-sleeper. At chinelas. Hindi nila alam kung walang si Miss Daisy ang rumampa dito, patay kayo. Ah, patay. Anyway mga kaibigan, sa pagkakataong ito, meron na po tayong bipresent sa ating mga coming up beauty contest. Dito na po ay binubuo po ito ng grupo ng Royal Beauty Creation. Oh,
came to dance, 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 dance. I hit the floor cause that's my flames, 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 flames. I'm wearing all my favorite brands, 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 brands. Give me some space for both my hands, 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 hands. You, you, cause it goes on and on and on. So mga kaibigan, dyan po ang ating candidate sa ating Miss OFW Real for the year 2011. Imbitahan natin yung ating organizer. Organizer. Yan. Yes, we have Miss... Yeps, pakilala mo sarili mo dyan. Good afternoon po. Ako po si Maria Harding de Pedro po. At ito po yung candidates namin for Miss OFW Real 2011. Okay, ito po yung gaganapin this coming November. I-announce lang po namin sa inyo kung saan dahil talaga namang hindi malaman kung saan nila hahatawin kung dito na nga ba. Pero mga kaibigan, meron tamang imbitasyon kasi international show. So ladies and gentlemen, ito ay pwede pa. May mga gusto sumali. Pwede pa ba? Sumali. Pwede pa pong humabon. Sa mga interesado pa po, open pa po kami. Miss OFW Real 2011, makipag-coordinate lang po sa akin. Telephone number? Telephone number 6712-4461. Thank you po. Thank you very much. Santa, ulitin ko lang po mga kaibigan, hindi lang po ito beauty contest o timpalak na pagandahan. Dito po, personality development, kasi mga kaibigan, bawat isang ito ay may negosyo rin tinataha. Tinitrain sila para magkaroon sila ng business habang hindi narito sila. Hindi lang sarampa-rampa. Opo. Kasi business. Meron silang mga beauty products na talaga naman habang dito sinisir beauty nila. Beauty products like... yung mga pampaputi. Glutathione. Yep. Oh. Okay, ladies and gentlemen. Abangan nyo lang po ang ating mga girls this coming November. November. Royal Beauty Creation. At invited po namin kayo. Kung sinong nais tumali, makipag-unlaan po sa ating choreographer or Miss Louie Nava ng Royal Beauty Creation. Okay. Then the actors go! Sana, teka, nandito nga pala may guest pa tayo performer, si Miss Luella. Miss Luella? And friends. And friends, yun, yes. Kasama yung mga friends niya. Yan. Share my life. Take me for what I am. Just all that you want. And everything that you did. Tita is more sexier than you. Nalos na ako, tita. Ikaw kasi. Love and I love too much. Hindi ko alam to. Sorry. The thing that you do. Go, go, go. I don't really need to look very much farther. I don't want to have to go where you don't follow. Go. I won't hold it back again. This passion inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide. Don't cry, don't make me know. So one matter. Wala pa kayo mga kamay! Pag-angit ko to, pero hindi ko ang real. I can't see you there. I'm stuck imagining you there. Don't walk away from. Nothing, nothing, nothing. If I don't.
again. This passion inside, I can't run from myself. There's nowhere to hide. Ng Hong Kong at Charissa ng Hong Kong. Ayan. Sandali lang po. You want more? Gusto niyo pa? Okay. One more. Oh, si Tita naman po ngayon ang kakanta. Ganon? One more? Wala na akong boses. Gusto niyo ako? Go, go, go. Okay, Tita. Okay, go. Nakaintay mo, Tita. Gusto niyo ba ng kan? At first I was crying, I was way too bad. Keep thinking that you'll never leave me that inside, baby. Yeah, I spent so many nights thinking how you were wrong, that I was wrong. And now you have you got along and so many when you're back. I just look up to find you here with the truth. I'll be right back.
Single po. Single po na dali na nga sa
dressing na. Remove your dress. Ha? Remove your dress. Pag-uuba rin ako rito. Yeah! May pulis ba dyan? Amo ko pulis. Gusto niya ako mag-ubad? Gusto niya! Gusto niya! Gusto niya? Uubad ako. Gusto niya? Oo. Oh. Dali. No! No! Nakakahiya, grabe. Eh di, flawless eh. Tita, may bata kang kasama dito. Really? Hmm. Bili ko lang may ano pa. Sa tuwing mga sexy. Grabe. Yan ang mga tinatawag ng modernong yan ang tinatawag ng mga modernong Jezebel. Jezebel, punong-puno ng bell-bell. Kala nyo. Magkakaroon din tayo
Miss Jezebel ng Hong Kong. Ganyan na ganyan din po bossing ang boses ko nung bata pa ako. Okay. Pero nung kumain ako ng kamote, na napagkamalan ko, gabi pala ng ating lalamunan. Nawala ang boses. Kamote, kamote. Kasi ubi yung kinain mo. Kung kamote, delikado yung hangin dito. Anyway, I would like to acknowledge a friend of ours who visited us from Korea, from Unification. Okay, this is the group of Hong Kong Family Federation for World Peace and Unification. I'd like to acknowledge Miss Connie Poon and hello, ma'am. Miss Myo Ok Kim Hyo. Okay, good afternoon. Thanks for visiting us. Yeah. Ayan. Galing po ng Korea, fresh from Korea. Also, mga kaibigan, yeah. Siyempre pa pag family values ang pinag-uusapan, yung pong ating Hong Kong Family Federation for World Peace and Unification na ay kasama natin. Family values. Family values yan. Hindi balyudo. Anyway, magkakaroon sila malaking event at iimbitahan namin kayo lahat. Just watch out for our announcement. Okay? And now, we have our last batch of our singing OPM singing. Singing OPM. Ano yung anong ibig sabihin ng OPM talaga? Ay, kung tutusin eh. Wala akong idea. Idea ba kayo? Anong OPM? Hindi opium yan, ha? Original Pinoy Music. Iyon. Tama ba ako? Tama kayo. Sinabi ko, kaya sabi niyo, oo. Anyway, okay. Back to our third batch. Our Let's third call on our contestant number 10. We have contestant number 10. Jerma Villasista. Okay. Wow, green na green. Apple green. Ano okay. Kakantahin natin? Anong province po kayo nanggaling? Taga Season, Pangasinan po. Hello! Sino mga taga Pangasinan? Pangasinan! Dami! Pasang kamay! Dami, oh. Dami ka pala. Ilocano pala, Ilocano. Well, Ilocano. Well. Alam mo ba, matraffic sa Ilocano? Ano ba? Oh, yung sinasabi ko, Ilocano ka. Sa Ilocano, matraffic, bumper to bumper. Ano kakantahin mo? Narito ako. Oh, sige. Ladies and gentlemen, contestant number 10 sa kanyang bumper to bumper. Oh, halika ka na. Matraffic sa baba. Mga Ilocano kayo, hindi nyo alam. Once again, ladies and gentlemen, Miss Cherna Villasista. Thank you.
Okay. Thank you very much, Miss Jana Galiasista. Yan. Yan. Yan po ating contestant number 10 from Ilocano. Pangasinan. From Pangasinan, Ilocano. Oh, nagtatanong na naman sila. Rilo, Rilo, si Ilocano, alam mo? Oh, sino ka alam, Rilo, ang Ilocano? Oh, hindi ko Ilocano, pero alam ko. Ang Rilo sa Ilocano, digital. Digital. Okay. Digital eh. Digital. Gawa sa Ilocos yun. Okay. Okay, the next contestant, ladies and gentlemen, Miss LJ. 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 Oh, okay ah. Mabuti, hindi BJ. Ah, ito pala si ano? LJ. LJ. Si. Mukhang dito na ako magkakasala. Lady Gaga. Yeah, Lady Gaga anong, pala to. Lady Gaga. Anong kakanta mo, Miss LJ? Oh, mukhang hindi na kompleto damit mo ah. Napaikli at napaano. Huwag mo yung washing machine damit mo ba ako gumamit ha? Umuurong. Saka bumababa. Taka saan ka sa atin, LJ? Tubong Ilonggo po. Rossi. Ilonggo? Oo. Oh. Oh, kaya pala matakos yung ilong mo, Muday. Oo, oh, kaman Ilonggo man ako. Malaki ilong ko. Okay. Ah, ilan tao ka na dito, Day? Mag-aapat pa lang po. Apat? Oh. Apat na rin ang ano mo rito. Hindi ang naman. Apat na tao kasi employer. Oo. Oh, ano kakantay mo, Day? Paano po? Ang alin? Hindi nga, kaka... ako nga magtatanong sa'yo, no, kakantay mo, paano pagkanta? Okay! Ayan na kakantayin mo! Paano? Pala? Mga taga-ilo-ilo dyan! O yung kakantay niya, paano? Paano daw ang kakantay niya? Okay! Dai, pakita mo ang paano! Bahala ka na kung paano mo kakantayin, basta paano! Okay! Contestant number 11! Miss LJ! LJ!